Simula Abril 7, araw-araw nang nagpapadala ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa pananatili ng kanilang mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Tangihili ng Pinas? Chupi! Kaso ayaw ng Beijing eh. Hassle, no? Ilang araw na rin pumuputok ang butchini na Defense Secretary Delfin Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin dahil dyan. Kaso si Pangulong Rodrigo Duterte, well, the issue of the West Philippine Sea remains to be a question forever until such time that, we can take it back. Ang akin yan is walang ibang, gera lang. Teka, gera lang? Para naging ganitong kainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea at saka gera lang ba talaga ang solusyon? Alamin natin, anyare. Bago ang lahat, importanteng maunawaan natin ang ilang mga terminong ginagamit kapag pinag-uusapan ang isyong ito. Una na dito ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Sakop nito ang dagat 200 nautical miles mula sa lupa ng isang bansa. Sa loob ng EEZ, may tinatawag na sovereign rights ang isang coastal state. Ibig sabihin, yung bansang lang yon ang pwedeng gumamit ng natural resources doon, maliban na lang kung may kasunduan sa ibang bansa. Ang West Philippine Sea, yan ang termino na ginagamit natin para ituro yung area ng South China Sea kung saan mayroon tayong jurisdiction at mayroon tayong mga karapatan, no, yung sovereign rights nga. No? Maraming likas yaman, no? Living and non-living resources, bali pangisdaan, petrolyo, mineral, enerhiya. Lahat po ng likas yaman na yan ay sa atin po. Sa Pilipinas po yan, ayon po sa UNCLOS, no? Yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaso friends, wala tayo sa mundo ng mga dapat. Sad, no? Sa Julian Felipe Reef, halimbawa na sa loob ng EEZ ng Pilipinas, nakita kamakailan ang 220 maritime militia ng China. Pero tugon nila, fishing vessels lang daw yun na sumisilong habang masama ang panahon. Di umano. At saka, nasa teritoryo naman daw nila ang mga sasakyang pandagat. Ang problema riyan, matagal nang binasura ng Permanent Court of Arbitration ang pang-angkin ng China sa kalakhan ng South China Sea. Pero sa totoo lang, deadma ang China dyan. Business as usual, kagaya ng pagtatayo ng mga artificial islands, pagmimilitarisa at panghihimasok sa EEZ ng Pilipinas. Sa katunayan, hindi pa nakontento ang mga Chinong manatili sa Julian Felipe Reef. Take note ah, nagkalat na sila sa iba't ibang parte ng EEZ natin. Bongga! Medyo alarming kasi isipin mo, kahit fishing ships lang sila, na 200 plus yun, isipin mo lahat yan mangingisda. So, paano naman yung mga Filipino fishermen, diba? So, tapos, may reports pa na, di ba dati tinatabayin nila yung mga Filipino fishermen na nagpupunta sa West Philippine Sea, tapos hinaharap nila. So, di ba, paano naman yun? Eh, resources ng Pilipinas, dapat yun. Kaso, ano ba ang laban ng isang mabuting Pilipinas sa gahiganting China na pangatlo sa listahan na may pinakmalakas na militar sa buong mundo? Ang sagot ni Batong Bakal, batas, hindi dahas. Pwedeng samahan ng gobyerno ang mga mangisda para hindi iharas sa dagat. Nariyan din ang otomatikong diplomatic protest kada may dayuhang nangisda. Sa ilalim ng UNCLOS, OXO-OX din idemanda at pagmultahin ng korte ng Pilipinas ang mga Chinese vessels gamit ang fishery laws ng bansa. Maaring manawagin ng Pilipinas sa international community na ideklara ang state sponsor ng illegal, unreported at unregulated fishing ang China kung hindi ititigil ang pagmamatigas sa mga dagat. Okay din daw gayahin ang Vietnam. Kahit bulilit, hindi naaagawan ng Beijing. Hindi marinig sa kanila ang hindi natin kaya, eh share na lang natin ang isda. Walang ganon, Mars. Laringgera. Nice, diba? Pwede rin tayong manawagan na ang mga ibang bansa ay wag nang makipag-trade sa China, no? Huwag silang makipagkalakal sa China pagdating sa pangisdaan. Kasi yung mga kinukuha nilang isda, mga illegally caught fish yan. Kahit sabihin nilang malayo sa bituka, hindi po nila alam. Kaya nga po, nahihirapan ang ating bituka. Kaya nga po marami, minsan yung walang laman ng ating bituka. Eh, dahil hindi nga natin nakukuha yung benepisyo doon sa ating likas yamang dagat sa West Philippine Sea. Maraming paraan para tumindig ang Pilipinas laban sa China. Pero ang tanong, gagawin ba to? O hanggang jet ski na lang tayo?
Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo bago ngayong araw, mag-subscribe sa philstar.com at i-follow kami sa lahat ng aming social media accounts. Nga sa muli, alam!